Ito guys ang mga misyon ng mga Yonko bukod kung sakaling magiging isa silang Pirate King. Kung hindi sila magiging Pirate King, ano kaya ang mga misyon nila? Ito ay sequel ng isa kong video guys na title ay One Piece Theory, ang mga lihim ni Shanks. Kung hindi nyo pa napapanood guys, ay i-check nyo lamang sa description sa ibaba. Alam nyo ba guys na sa pagiging Pirate King ang mga misyon nila, ang bawat Yonko ay may sariling misyon din. Ano ang kanilang tunay na misyon? Suriin natin at himay-himayin sa aking video guys. Unahin na natin si Whitebeard. Kahit nga namatay na siya, ang misyon lang talaga ay gusto niyang magtayo ng sarili niyang pamilya. Kasi nga ay family guy si Whitebeard. Bago siya namatay guys, si Whitebeard ay sikat bilang isang pangkat ng mga pirata na itinuturing na ang tauhan niya o miyembro sa kanyang pirate group bilang kanyang sariling mga anak. Alam niyo ba guys na noong bata pa si Whitebeard ay may pagnanais na siyang bumuo ng isang pamilya kahit na bago pa siya maging isang sikat na pirata. Yan din ang kanyang mga plano nung nasa Rocks Pirate pa siya. Marahil dahil sa lumaki siya bilang isang ulila, ay hinahangad niya ang magkaroon ng sariling pamilya. Pinapalagay ni Whitebeard na ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kaya ito guys, ang tunay na misyon ni Whitebeard bukod sa pagiging isang tanyag na pirata o kaya ay maging isang Pirate King. Isunod na natin si Big Mom. Ang nais ni Big Mom ay tipunin ang lahat ng klase ng mga tao sa totolan. Diba guys, noong nagpunta si Luffy sa Whole Cake Island upang isave si Sanji, ay sinabi niya na ang pangarap ni Big Mom ay lumikha ng isang bansa na naglalaman ng lahat ng mga klase na mayroon ang mundo. Siyempre guys, ang bansang tinutukoy ni Big Mom ay ang Totoland na siyang pangunahing lugar ng kapangyarihan Charlotte Tinlin. Mag-update tayo guys, na sa ngayon ay may dalawang race na lamang ng mga tao ang wala sa Totoland. Iyon ay ang mga lahi ng mga hari o king's race na pinaniniwalaan na extinct na, at ang mga race ng mga giants. Kaya guys, believe it or not, malapit nang makamit ni Big Mom ang kanyang mga pangarap. Malapit na ito sa katotohanan at sana'y matapos na niya ang kanyang misyong ito. Marahil ay kumuha na lamang siya ng mga giants at ipakasal sa kanyang mga anak para happy family na. Next guys, si Kaido. Medyo chaotic at mapanganib ang nais niya guys. Tulad ng mga nasabi ko sa isa kong video, nais ni Kaido na magsagawa ng pinakamalaking digmaan sa buong mundo. Nagsagawa ako ng mga pagsasaliksik at halos lahat ng aking mga nabasa ay nagsasabi na ito talaga ang nais ni Kaido. Diba nga, naghahanap rin siya ng mga malalakas na tao na maaaring tumalo sa kanya. Una itong nabanggit sa simula pa lang bago ipinakita ang tunay niyang hitsura sa kabanata 795 sa manga. Pagkatapos na ipinakita ni Kaido ang kanyang sarili sa Pirate Alliance nila Captain Kidd, Scratchman Apu at Basil Hawkins, natatandaan niyo pa ba ito guys? Sa oras na iyon, itong si Kaido ay boring na guys. Naiinip na siya dahil walang sino man ang kayang tumalo sa kanya ayon sa kanya. Kaya nais niya guys ng malaking digmaan. May proof din tayo guys sa aking churi-churi na ito, dahil si Kaido ay gumagawa ng isang lupon ng mga pirata na may artificial devil fruit na smile na gawa ni Caesar Clown sa pamumuno ni Doflamingo. Nice guys ni Kaido na magkaroon ng sindami ng mga pirata na may smile fruit na may kakayahang mag-transform sa kanila bilang mga hayop. Ang inaabangan ng karamihan, isunod na natin guys si Blackbeard. Ang tunay na nais ni Marshall D. Teach ay mangolekta ng mga pinakamalakas na devil fruit at higit sa lahat ay gumawa ng plano upang mahanap ang One Piece. Sa katunayan guys, halos tiyak na tinitingnan ni Blackbeard ang kayamanan na One Piece, tulad rin ni Luffy at daan-daang iba pang mga pirata. Ngunit
upang makamit ang layuning ito, si Black Bread Guys ay ipinakita na mayroon pang isang misyon na kung saan ay upang tipunin ang iba't ibang pinakamalalakas na Devil Fruit. Di ba guys, mapapansin natin na isa-isa ay tinitipon ni Blackbeard ang mga Devil Fruits. Simula sa Gora Gora Nomi ni Whitebeard, ang Suke Suke Nomi ni Absalom, at ngayon naman ay nagbabalak si Blackbeard para sa Mera Mera Nomi na gamit ngayon ni Sabo. Pero may bali-balita naman na namatay na si Sabo. Kaya't ito ay nananatili pa ring fake news. Abangan natin kung nasaan si Sabo, kung ano ang nangyari sa kanya. Nagtataka lang ako guys kung ang lahat na ba ng mga pangunahing membro ng grupong Blackbeard ay mayroon ng kani-kanilang Devil Fruit? Ano sa tingin nyo? Lalo itong si Jesus Borges. At ang huli ay si Shanks. Ang tunay niyang misyon ay ipagpatuloy ang mga hindi natapos ng Pirate King na si Gold D. Roger. Itong part na ito ay pahapyaw na lang dahil naikwento ko na sa isang video ang tungkol kay Shanks. Tingnan nyo na lang guys sa description upang mapanood ang video. Bagaman si Shanks ay isang mahusay na pirata na ipinakilala mula pa noong simula ng One Piece, ang tunay na misyon ni Shanks ay misteryo pa rin guys. Pero nabanggit ko sa video ko na ang layunin talaga ni Shanks ay magturo kay Luffy kung nasaan ang Laugh Tale. Pero yun ay matapos ng kanilang paglalaban at yun ay kung matatalo ni Luffy si Shanks. Kayo guys, anong hula nyo? Ang misyon ba ni Shanks ay maaring may kaugnayan sa legacy ni Gold D. Roger? Siguro naghihintay si Shanks para sa tamang tao na magdadala ng pangarap ni Roger at salubungin si Joy Boy sa susunod. At hanggang sa oras na iyon, sinisikap ng mga Red Hair Pirates na balansehin ang mundo. Ano sa tingin nyo guys ang churi-churi nomi kong ito? Kung mayroon kayong sariling tsorya tungkol sa misyon ng mga Yonko, ay i-comment nyo lang guys at ating pag-uusapan. Salamat ulit sa panonood sa aking video. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.